So yan guys, tatlo yung ginawa nating handcrafted na homemade caliber 22 single shot pistols. 100% handmade yan, handcrafted, no? So 1, 2, 3, ito yung pistol natin na single shot din ito. Ito parang ano ito eh, pen gun na. So explain natin yung paano natin ginawa. Pasensya na sa background kung medyo maingay, men. So unahin natin yung ito, tol, ito. So ito ano lang to, square bar lang. Ito, in-upload ko yung video nito nung ano eh, homemade, yung title niya homemade match stick pistol, pero caliber 22 naman talaga siya. Pero hindi live, blank ammunition. So nagkataong mahilig tayo sa barrel, mahilig tayo mga likot, mahilig tayo magbuting tingnan kung ano-ano. Pinaghalo natin yung passion or talent natin dun sa pagkalikot at kahiligan natin sa mga barrel. Kaya nakakabuo tayong ganito. So yung ano niya, barrel niya. Yung barrel nito, ano ito eh, pare-pare sila ng barrel, tol. Mountain bike axle. Yung hollow siya, may butas siya. Lalagyanan ng bulitas. Tapos nag-drill lang ako ng 5.5mm na drill bit yung gamit ko nun. Nag-drill ako, kasang-kasi yung mga blank ammunition na galing sa Lazada na bili ko. Sa ngayon, wala na akong nakikita sa Lazada nun. Parang tinanggal yata. Pero yung blank ammunition na yun, kung i-research nyo, ano yun sa, ano tawag dito? Galing yun dun sa, ginagamit yun sa construction, sa nail gun kung tawagin. Powder o kaya, yun nga yung live ammunition, ay blank ammunition, yun yung ginagamit nila sa nail gun. Tapos, ito in-epoxy ko lang. Yung barrel niya sa loob, nilagyan akong tape para mag-fit siya, tapos sinuksok ko na nabutasan ko na siya ng 5.5mm na drill bit. Tapos itong ano niya, itong pinaka-bolt niya, ito dapat ito bakal, wala akong makita. Ang ginawa ko PVC, tol, 1/2 na PVC, pinainit ko tapos sinot ko dyan, pinasok ko dito sa tubular na 1x1 nata natin to. 1x1 na tubular. Ayan yung naging resulta niya. Naging square siya. Tapos pinuno ko na lang ng epoxy yung sa loob. Tapos nilagay akong ano, firing pin. DIY na firing pin. Yun, nakikita nyo ba yan? Epoxy lang yan. Tsaka PVC. Tapos nilagay akong DIY firing pin. Pasensya na mabilis na magsalita namin para sa ganun masapawan natin yung background natin. May ingay mga African lovebirds eh. Yan. Tapos yung trigger niya, ito. Tapos pag, syempre, gagamitin nyo na, di ba? Kakasan nyo lang. Tapos babalahan nyo. Tapos kakalabit na lang yan. Hindi ko siya dina-dry fire kasi nung dina-dry fire ko siya noon, napupudpud yung ano niya, nasisira yung barrel niya dun. Eh, single shot lang yan. No? Ito, naka-welding to. Flat bar ito. Tapos dito flat bar din itong ginamit kong trigger niya. Tapos naka-screw lang yan, men. Tapos may spring. Tapos nilagyan ko lang ng kahoy. Dun tayo sa pangalawa. Ito yung pangalawa, yung tinatawag nilang ano din to, pen gun. Pen gun yung tawag nila dito. Alam ko nag-upload na din akong video nito, men, yung homemade caliber 22 gun. Tapos dinilit ng YouTube, no. Pero ito, i-review natin ulit. Yung barrel niya ganun din, mountain bike axle, yung hollow, yung walang butas. Tapos yung gamit kong drill bit dito para mabutas siya. Hanggang kasing sakto ng mga blank ammunition natin na 22 is 5.5mm na drill bit pambakal. Yan, tinan nyo, sakto-sakto siya. Ito blank lang yan, walang tingga yan, blank. Sa Lazada ko lang nabili yan, ha? Blank. Wala akong live na ammunition eh. Kung alam nyo yung sa mga ano, men, track and field, relay race, yung mga takpuhan, di ba kailangan nila ng baril doon yung puputok para marinig ng mga athletes kung mag-start na yung takbuhan or yung race, di ba? Yun yung ginagamit nila, ganito. So basically, ano lang to, men. Yun nga, yung barrel ng ginawa natin, mountain bike. Tapos,
naglagay lang ng aluminum dito sa pinaka-housing niya, parang barrel sleeve niya. Ganun din yung process nito, lagyan kong tape tas epoxy lang yan. Tapos maganap lang kayong tubo na ano, yung kakasya sa dyan. Tapos yung pinaka-trigger niya, ito lang. Yan lang, i-shape nyo lang siya, tapos bubutasan nyo. No, bubutasan nyo yan. Yung ano nito, para sa sumpak, men. Alam niyo, sa sumpak, yung 12 gauge bala na shotgun, yung mga homemade na ano, yung ginaganon. Kaso ito maliit, kasi small caliber nga lang, kaya ano lang siya. Maliit lang, compact. Napaka-compact nito, men. No? Tingnan nyo. Ang liit. Tapos ito, yung pag gumagana yan, yan. Tingnan nyo yung trigger, men. Ayun, no? Tapos pag kinalabit nyo na, syempre, may firing pin yan dito, eh. May firing pin yan dito. Winelding ko lang. So, mapipit-pit yan. Mapipit-pit yung, ano natin, blank ammunition natin. Puputok siya. Tapos yung pinaka-grip niya, handle niya, itong flat bar lang din na ano. Tapos kinorte ko lang siyang ganyan. Ganyan yun, no? Pag nakaano yung goma niya, papakat siyang ganun. Puputok siya dahil mapipit-pit nga yung bala na bala. Ito yung pangatlo natin na pen gun, no? Ito yung unang-una kong ginawang ano eh, blank, 22 blanks. Yung barrel niya ganun din, mountain bike axle. Tapos nag-drill lang ako ng butas na ang size ng butas ay nung drill bit nga natin 5.5 mm. Ito ilang beses ko nang napaputok ng ano, blank ammunition lang naman. Tapos nag-eject siya ng kusa. So may iipit yung shell dito. Mag-eject siya. Kita nyo, ano lang to eh, 3/4 na tubo. GI pipe, ayun o, 3/4. Tapos naglagay lang ako ng ganyan, gin-grinder ko lang yan. Tapos yung dito sa barrel niya, ganun din, men. Yung axle ng mountain bike axle, hollow. Tapos nilagyan akong tape. Tape yan dito, tsaka dun, may tape. Tapos nilagyan akong epoxy. Para ma-fill yung gap niya. O, sa awa ng Diyos, okay naman, matibay naman. Tapos ganun din yung ginawa ko dito. O nung pagkakagawa nung bolt nito. Yun din yung pagkakagawa niya. Although ito bakal siya. Ito 3/4 na PVC, ito kulay black. Ito naman is 1/2 na GI. Ito 3/4 na GI pipe. Ito 1/2 na GI pipe. Tingnan nyo. May thread siya sa loob niya. No? Nilagyan ko lang epoxy yan. Epoxy lang yan. Tapos naglagay. Ayan, may bakas pa. Kita nyo. May bakas. Kasi isinakto ko yung firing pin niya dito sa gilid. Gilid niya. Kasi nga rimfire, di ba? Rimfire yung mga 22. Kaya yun, sa gilid siya tumatama. Tapos yun, nag-eject siya. Tapos yung spring na gamit ko dito, sa mga ano lang to, men, pellet gun. Kahit dito, pellet gun lang din yung ano nito. Yung spring niya, gumagana naman. Pero yun nga, di ko naman ginagamit sa ano to. Nagkataon lang na mahilig tayong magkalikot, tapos mahilig ka pa sa baril. Yan, nakabukan ito. Man. Pero blank ammunition lang at di ko na ginagamit to. Gagawin ko dito, man. Nireview ko lang para may content ako. Pero bukod doon, wala naman akong intention masama, tol. Entertainment lang. Yun lang. Tapos ito, pagkakasa mo, gaganan mo lang. Tapos, pag ito, yun, ganun lang. So, ito yung tatlo. Tatlo yan. Ito, gumagana yan. Tatlo, working yan. 100%. Hindi ko lang ginagamit. Gawa ng, hindi naman dapat gamitin. At may ilig lang na magbuting ting. Malikot lang yung kamay natin pagdating sa ganyang bagay. Ito, may goma lang ito. Tapos, alambre lang. Ayun o. Alambre. Stainless. Pwede kayong gumamit ng flat bar din dito. Ayun o. Tapos, may goma lang siya para magiging ano niya. Parang mag spring niya ganun, men. Ayun, para bumabalik siya, para naglalak. Maglalak na 'yan. Ayan. Kaya pag ginano niyo, tutuloy na.
puputok na nun yun.